Amen. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Good morning po. Siguro, ayan, may mga nanonood na ba? Check po natin. Good morning. Ayan. So dito po sa ating church, again, pwede na po umaten hanggang 40. Ayan. Kasama na kami doon. So ayan, pwede po tayo mag-inform sa ating mga leaders. Sa ating mga leaders para po masabihan tayo, ganyan, para ma-inform din at makita natin kung may slot pa. Ayan. So ngayon po, kasi may mga bago tayong kasamahan, si Ate Judy, Ate Julie, tsaka si Ate Angelica. Ayan, praise God. So ayan, welcome po. Again, nire-remind po ang bawat isa na mag-SRCT na po tayo, mag-share na po tayo ng ating live. Alright, so share na po natin ito sa ating timeline, sa ating mga GCs, ano pa, sa mga group chat. GC group chat. Ayan, mga group. Yung mga group pang iba, yung mga private group, ganyan. So, share na po natin. So, ayan po sa mga kasama ko sa church. Let's take this time po para mag-comment na din at mag-mention. Ayan, mag-react po tayo mamaya, no, sa kabuuan ng ating gawain. So, pwede tayo mag-react, mag-comment, syempre. Sa lahat po ng mga, sa buong flow, ganyan, pwede tayo mag-comment. Ayan, so para po alive ang ating live. So, para syempre, na-feel din talaga namin na nandito kayo, parang gano'n. Ayan, and syempre po, mag-testify na po tayo. Ay, mag-testify. Mag-tag. Tapos after the message is, mag-testify tayo. Amen. So, ayan, meron na po tayong 9 na viewers. Hello po, good morning. Ayan, shout out. Shout out po kay Ate Marichelle. Good morning. Good morning, Jel. Good morning, Daddy Boy. Good morning, Angelica, na nagtatag na ng kanyang tribe. Ayan, sino pa? Hello po sa 11 viewers. Ayan, good morning po sa bawat isa sa atin. Ayan, so nakakatuwa na kasi balik ano na tayo, balik church na ulit. At ayan, maganda, maayos-ayos na yung setup natin ngayon. Ayan, sumaya, may sounds na ako. Ayan na nga, no? So, parang mainit, no? Namali ako ng outfit ngayong umaga may ito. Ayan, so nakakatuwa na, balik na tayo sa church and meron na ulit tayo po sa ating stage. So, by the way, gusto ko lang i-flex yung ating maintenance. Salamat sa inyo. Kasi sobrang linis ng church, parang hindi bumaha. Ayan, parang binasik nyo lang yung linis ng church natin, no? Salamat po sa maintenance ministry. Ayan, na pinangungunahan ni Brother Levy at sa kanyang mga alipores. Joke lang. Sa kanyang mga members. Praise God sa buhay niyo po. Good morning, Kuya Richard. Ayan. Good morning, Ate Michelle. Good morning, Ate Jenny. Ayan, na nagtatag na ng kanyang mga sa kanyang tribe. Good morning po. Good morning sa ating 14 viewers. Ayan. So, ayan. Praise God. Praise God. Sige po, mag-ana na po tayo this time. Ito po yung time natin para makapag-invite. Alright. So, ayan lang. Ano pa? And bago po ako mag-share ng reminder or mag-share ng nakaraan nating mensahe, gusto ko lang pong i-encourage din yung bawat isa na kung may mga birthday celebrants, prayer request, ano pa, mga gusto po nating ipag-pray ng buong church, pwede na po natin siyang i-type. Nandiyan po ang ating head sa web na si Marichelle na siyang magpipin mamaya, mag-take note po ng ating mga birthday celebrants and prayer request na ipag-pray po natin right away after nung message, after nung altar call. Alright, so yun po, pakitype na po, no? Para dire-diretso tayo. Amen, and yun. Lastly, ayan, gusto ko lang mag-i-remind po yung ating naging message last week. Ayan, so again, no, nandito pa rin po tayo sa series ng Sigurado Ako. Ano daw yung series? Ayan, Sigurado Ako. No, so, yun, yung last week po, yung sigurado ako sa paghukom ng Diyos. Yun. So, yun po yung tinuro sa atin ni Lord last week. And yung gusto ko lang po reminder lang ulit nung naging topic natin last week na isa rin yun sa talagang i-consider or maging aware or maging seryoso din tayo. Kasi darating talaga yung Judgment Day. Amen po ba? Tama po ba? Amen. No, hindi natin yun matatakasan. Sabi nga dun sa note ni Paz, parang kahit hindi mo pansinin yung Judgment Day, hindi mo pansinin yung mga kasalanan na nabanggit last week,
mangyayari pa rin at mangyayari yun. Tapos nakakatawa lang, no, dahil sa ginawa ni Jesus Christ, pwede talaga tayong lumakad sa judgment day, sa harap ni Lord, ng not guilty. Tama, kasi alam, naalala ko lang, siner ko, tinanong ko yung mga members ko sa cell group, ano ka kung pakiramdam pag not guilty? Sige nga, ano pakiramdam? Diba, masaya, tas parang, ano, parang lakad ka lang ganyan, pag, diba, bawa, nandiyan na si Lord, ganyan, o kaya, nandun na tayo sa trono. But dahil na sa ginawa ni Jesus, amen? Kaya niya tayo talagang gawing not guilty, kahit na ba sobrang dami natin nagawa, kahit checkan natin lahat nung nabanggit sa Romans 1. No, at salamat talaga. Thank you, Jesus. Kung di siya bumaba, wala, lahat tayo ay guilty. Pili ko wala nang time para magkaroon ng judgment day eh. Lahat ay diretso na sa impyerno. Di ba? Parang ganon. Pero thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kasi namatay siya sa cross. Para magkaroon tayo ng ganon. Sabi din, alam ko nakasulat sa Hebrews yon na dahil din sa ginawa ni Jesus Christ, meron na tayong confidence na lumapit sa Panginoon. Alam ko may ganong verse sa Hebrews yon. Amen? So, ayun po. Thank you, Lord. At yun po, again, maging aware din tayo sa Judgment Day. Mangyayari po yun, sobrang lapit na, no? And maging, ano yun, lahat ng kasalanan na exposed last week. So, syempre, maging aware na din po tayo. Amen? Amen. So, yun po. Sige po, ayan. Maupo na po tayo. Ayan. Praise God. So, yun, sa mga kasama po natin sa ano, sa online, sa mga members po ng church, again, ini-encourage po namin kayo, ini-invite po namin kayo sa, na pwede na po tayong umattend sa physical church. Basta po, meron lang po tayong social distancing, wear mask, hindi ako nakamask, di ba? Hindi, kasi mahirap magsalita sa microphone. Tapos, yun, mag, ano tayo, mag, alcohol, may alcohol tayo dyan. Ganon. Yes. Bukas naman po yung ating mga bintana, kaya, bubuksan ko na lang yung kabila, para tayo, hindi tayo kulob. Ayan, praise God. Sige po, bago tayo magpatuloy, pag-pray po natin. Pag-pray ko po yung mga nasa online. At sa mga kasama ko sa church, samahan niyo po akong ipag-pray ang ating mga nasa online. Sige po. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, God. Salamat, Lord, sa mga kasamahan namin, Lord God. Sa mga anak mo, Panginoon, na nanonood online, O God. We just pray. Hallelujah, napatuloy mo rin po itong bagsakan ng presensya mo, Panginoon. Salamat, Lord, na ikaw ay limitless, O God. Hallelujah, kaya dalangin ko, Panginoon, sa mga nasa bahay, O God, na mag-expect po yung bawat isa, Lord God, for more, Lord, ng mga bago, Panginoon, sa umagang ito, in Jesus' name. And I declare, Panginoon, hallelujah, na patuloy ka magpakilala, O God, sa bawat isa sa amin. Magmula dito, Panginoon, mag-isa bawat tahanan, O God, in Jesus' name. Lord, sinasaway namin anuman distraction, Panginoon, especially sa connection, O God, sa technical, O God, in Jesus' name, di namin ito hinahayaan, Panginoon, in Jesus' name, sa oras na ito, O God. Hallelujah. We cover everyone with your blood, Lord God. At yung buong programa, Panginoon, hallelujah, isinusuko namin sa iyo, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga kapahayagan na ibibigay mo sa bawat isa sa amin, O God. Thank you, Lord. We are so excited, O God, this morning. Hallelujah. Salamat, Lord, na muli mo kaming i-amaze, O God, sa umagang ito, Panginoon. Thank you, Lord. We honor you. We glorify you, God, this morning. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ayun po. Stay tuned po at magsisimula na po tayo sa mga ilang minuto lamang. Salamat po. God bless.
Amen. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ayan. Happy Sunday po sa bawat isa sa atin. Good news po. Meron po tayong... Tuyo na po yung ating physical church. May konting tubig na lang po tayo sa daraanan. Pero tuyo na po tayo. At meron na po tayong mga kasama ngayon dito sa ating physical church. Kaya welcome po sa lahat. Ayan pa. Ayan. Sa lahat po ng mga nasa online... kamusta po kayo? Yan, welcome po sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong mag-SRCT. Huwag natin kakalimutang i-share, mag-comment, mag-react, mag-tag ng ating mga friends at mag-testify tayo mamaya after po ng ating gawain. Yan. So, excited po ba ang bawat isa? Magbigay nga po tayo ng like sign. Yan. Like reaction kung excited na tayo sa ating gawain. Yan. Alam ko po marami tayong pinagdaanan ngayong week na to. Ayan, may mga struggles, problema. Ayan, iba-iba yung mga pinagdaanan natin. Pero sa araw pong ito, tayo po ay magpupuri sa Panginoon. Dahil, ano po yung lagi natin sinasabi? Dahil, God is good all the time. Amen. Hindi po nababago yon. And for all the time, God is good. Ayan. Nananatili pong mabuti ang Panginoon. Anumang sitwasyon ang kinakaharap natin. Sa ating buhay, napapaligiran naman tayo ng pandemya, mga may sakit. Pero yung protection ng Lord, nararanasan natin, di ba? Tama po ba? Hindi niya tayo pinababayaan. Yan. So kaya po sa araw na to, sa oras na to, it's time naman po na ibalik natin yung pagpupuri at pasasalamat natin sa Panginoon. Ayan, sa pamamagitan ng pag-awit natin sa Kanya. Amen? So lahat po ng mga nasa physical church, inaanyahan ko po kayo na tumayo. Tayo po ay aawit sa Panginoon. Sabi po sa awit natin, open the eyes of my heart, Lord. Ayan, kaya po hilingin natin sa oras na to na, Lord, open our eyes, Lord. Open our hearts, O Lord, so we can see you, O Lord God. Gusto ka naming makita, O Lord God. Gusto ka naming maranasan ngayong umaga na to, Panginoon. At ikaw ang madakila, Panginoon. Ikaw ang maghari, Panginoon. Ikaw ang maluklok, Panginoon, sa trono ng aming mga buhay, Panginoon, sa araw na to, Panginoon. At yung kaluwalhatian mo lamang ang makita ng bawat isa sa aming Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige pa, magpuri tayo sa Panginoon. Awitin po natin yung awit na Open the Eyes of My Heart, Lord. Sabay-sabay po natin awitin. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Come on. Open the eyes to my heart, Lord. Say to God, open my eyes, Lord. I want to see you. I want to see you. Misampa. Open the eyes to my heart, Lord. Open the eyes to my heart. I want to see you. I want to see you. Open, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you highly lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Come on, say it to God. Open my eyes. Oh, we want to see you, Lord. Come on, sing it louder. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see. Come on, let's declare. Open, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Misampa, open. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart.
I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out as we sing, holy, holy. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Come on, let's sing. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Come on, let's sing, holy. Holy, holy, holy. Holy Lord, oh, you are holy. We want to see you. Come on, let's sing holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy. Your power as we sing, holy, holy, holy. High and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy. To see you high, high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy. For the last time, high, high, lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. To see you, Lord. Hallelujah. We want to see you, Lord God. Hallelujah. We want to see your presence, oh Lord. We want to encounter you, oh Lord. Sige po, palakpakan natin ating Panginoon. You are high and lifted up, oh Lord. Hallelujah. Tayong sumamba.
sa ating Panginoon. Everything I need is here.
joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our hope through every storm. My soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough. Christ is enough. Enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in Him. Everything I for me. I have decided to follow Jesus. No turning back. Oh, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me. Behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. And Christ is enough for me. Come on, let's sing. You're enough for me, O Lord. Everything I need is in You. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough. Enough for me. Christ is enough.
follow you, Lord. To follow Jesus, no turning back, no turning. The cross before me, the cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turn, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Hallelujah. You were enough for me, oh Lord. You were enough for me, Jesus. Hallelujah. We decided to follow you, oh Lord. Jesus, thank you, Lord God. Lord, we decided to follow you, Lord God. Through every trial, Lord God, we will sing your praises, Lord God. Through every storm, Lord God, we will exalt your name, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord God, dahil ikaw yung nagbibigay, Panginoon, ng motivation, Panginoon, sa bawat isa sa aming, Panginoon, para magpatuloy kami, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. We decided to follow you, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, yung way mo, Panginoon, ay worth it, O Lord God. Yung way mo, Panginoon, ay patungo sa buhay, Panginoon. Thank you, Lord God, na pinapakita mo sa amin na you are the way, O Lord. You are the truth and the life, O Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Patuloy namin sinusurrender, O Lord, yung aming mga buhay sa iyo, Lord. Ikaw yung maghari, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa aming, Panginoon, Lord. Sa kabuuan ng gawain ito, Panginoon, patuloy na buksan mo yung puso namin, Panginoon. Buksan mo yung mata namin, Panginoon, so we can see you, O Lord God. We can experience you, O Lord God, sa umagang ito, O Lord God. We believe na may gagawin ka, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, na pupunuin mo kami, Panginoon, ng kapuspusan na bumula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo po nang binabalik yung pinakamataas na pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen! 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 Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating Sunday service, Sunday worship service. Sino na beaten? Amen! Napakaganda ng kanta, no? Nakaka-lift up ng heart talaga na manatiling tapat sa Panginoon. So hello po, kamusta po kayo? How are you? Ayan. Masaya ako na dito sa ating church ay wala nang baha. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? And pwede na po tayo umaten sa ating physical church. So lahat po ay welcome. Pero syempre meron po tayong mga safety health protocols na sinusunod. Meron po tayong, kung makikita nyo yung church natin ngayon, may social distancing yung mga chairs at syempre mag-mask tayo, face shield, ano pa ba? Alcohol. Ayan. At kung may mga nararamdaman tayo na mga medyo hindi maganda, ayan, ina-advise po tayo na mag-stay at home lang sa bahay para maging safe po tayo at yung mga tao din sa paligid natin. Ayan, ako meron akong konting ubo, pero ayan, ako po ay healed na ni Lord. Amen. Ayan, so sa mga hindi pala nakakilala sa akin, ako po pala si Pastora Miritel Garcia. Ako po ang head pastor ng Rock of Ages Revival to Mission Church. At kung bago ka po, welcome po sa'yo. Ayan, kung hindi mo pa po nilalike yung page natin, like nyo na po and follow para ma-update po kayo ng ating mga services. Or kung gusto mo, kung hindi ka pa masyadong believe, kung feeling mo ibang doctrine dito sa church, pwede naman stay still lang, nood ka muna. Tapos at the end of this video, tsaka mo siya i-like and follow. And sa mga Ruanians, ayan, hello po. Sa mga matatagal na dito sa church, hello po sa inyo.
Ayan, hello. Ayan, masaya akong makita kayo ulit. Long time no see, no? And sa mga nasa bahay, hello po. Kung hindi pa po natin natatawag yung mga kasambahay natin, sige po, may time pa tayo para gisingin sila. Para tawagin sila at paupuin sa tabi natin. Sabihin mo, oy, saglit lang to. Ayan, saglit lang to. Ayan, kasi merong gustong sabihin sa'yo si Lord. Ayan, may gustong... May mensahe si Lord para sa atin ngayong umagang to. And I'm so excited i-share itong part 3 ng ating series na pinamagatang Sigurado Ako. Ayan, nasa part 3 na po tayo kasi nga, meron ba tayong yung trailer? Ayan, okay. So panoorin muna natin itong trailer na to para makita nyo kung ba't ito yung series natin for this month. Amen. Ayan. So, nakita natin, no? Sa mundong walang kasiguraduhan. Ngayon, talagang nagbago ang mundo natin. Ang buhay natin, ang financial life natin, ang studies natin, ang family natin, relationships, dahil sa pandemic. Ang daming nagbago. At minsan, nahihirapan na tayong mangarap o umasa sa isang magandang kinabukasan o isang magandang pangyayari sa ating buhay dahil wala tayong kasiguraduhan. Nawawalan tayo ng kumpiyansa. Nagkakaroon tayo ng takot, ng pag-aalala sa ating mga puso na nagiging dahilan kaya gumagawa tayo ng mga bagay na dati ay hindi natin ginagawa. Kung dati, tayo ay malapit sa Panginoon, tayo ay nawawala, tayo ay nalalayo. Kung dati, tayo ay masipag sa paggawa, sa pagtatrabaho, pag-aaral, nawawala siya. Nagkakaroon ng discouragement. Yeah. Nagkakaroon tayo ng mga nawawalan ng hope yung ating mga puso. Pero praise God sa ating mensahe ngayong umagang to, dahil meron ta, actually tatlong weeks na to, meron tayong series na pinamagatang Sigurado Ako. At natutunan natin nung part 1, konting review. Ano yung Sigurado Ako part 1 natin? Sa mga pangako ng Diyos. Ayan, maaasahan natin ang kanyang mga salita. Ayan, kaya po ito. Kung gusto nyo pong mas lalong maging sigurado, ayan, balikan lang po natin. Meron tayong YouTube channel na ang name niya ay ROA Church Official. ROA Church Official. Nandun po yun. Pangalawa naman, natutunan natin last week, Sigurado Ako Part 2. Ano po yung dapat tayong makasiguro din? Sa paghuhukom, kaya tayo ay dapat na huwag maging kampante, di ba? Na maging active tayo sa pakikipaglaban ng ating holiness, ng ating faith, kasi merong araw ng paghuhukom, na sigurado din. Ayan, so balikan na lang natin. Pero ngayong umagang to, pag-uusapan natin yung part 3 ng Sigurado Ako. Meron pa po tayong part 4. And 5 siguro. Ayan, next week hanggang ating anniversary. So, invite ko rin po pala kayo sa ating anniversary. That's on October 17, 9 a.m. Ayan, we are live at dito sa church and meron din po sa online. Ayan, maganda po yung ating theme.
Destined for greatness, greatness of God. And meron din tayong speaker. Ayan, meron tayong guest speaker. Kaya in-invite ko kayo na umaten dyan. So, tumuna yung series na pag-uusapan natin hanggang bago mag-anniversary. So, ngayon, ano kaya yung gusto ni Lord sabihin natin na para makasiguro tayo? Para hindi ka, alam mo yun, para pagising mo sa umaga, meron kang pinangahawakan. Para pagpagod ka na, meron kang inaasahan, di ba? Pagka sobra ng hirap ng pinagdadaanan mo, meron kang kakapitan. Flash nga po natin ang title ng ating mensahe. Ito ay pinamagatang, Sigurado Ako. Ayan, pakibasa nga po. 1, 2, 3. Sa pagbabalik ng Diyos. Ayan, naniniwala po kayong babalik ang Diyos? Amen. Babalik po si Jesus Christ. Hindi ko nalagay dito yung verse. Actually, nasa conclusion siya. Sa John 14 verse 1. Pero basahin ko na lang din para makasiguro tayo. Kasi baka isipin nyo, gawa-gawa ko lang to. Basahin natin. Sabi dito, huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong, pupunta ko roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag napaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Ito po ay siguradong mangyayari. Nababalik si Jesus at tayo ay kukunin niya. So sa oras pong ito, hinihikayat ko po ang bawat isa na tayo ay yumuko at manalangin. Kahit nasaan po tayo ngayon at nakikinig, hallelujah, hindi natin to mapagpapatuloy kung wala ang Holy Spirit para makuha talaga natin ang mensaheng ito. Hallelujah. Amang Diyos, patuloy po namin itinataas ang iyong kadakilaan sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Dinideklara po namin ang kapangyarihan mo sa buong mundo, sa aming bansa, sa aming buhay. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa katapatan nyo, sa pag-ibig nyo sa amin na hanggang ngayon ay patuloy kayong nariyan at tinutustusan ang aming mga pangangailangan. Patuloy nyong binibigay, Panginoon, ang lahat na aming pangangailangan, physical man, emotional, sa aming spiritual, Panginoon, sa aming pinansyal. Salamat po, Panginoon. Sa oras pong ito, nais namin ipakita ang aming masidhing pagnanasa, Panginoon, na malaman ang kalooban mo sa huling mga araw na ito, Panginoon, na makita namin ang maliwanag ang iyong mga salita. At sa oras na ito, Banal na Espiritu, inaanyayahan ka namin na bigyan mo kami ng karunungan, Panginoon. Hallelujah. Alisin niyo po lahat ng distraction sa aming isipan, sa aming mga puso, sa pangalan ni Jesus. At kiniklaim po namin, Banal na Espiritu, na malaya ka pong kumilos upang baguhin ang aming puso, ang aming mga isipan, upang ang lahat ng desisyon namin simula ngayon ay maging naaayon sa kalooban mo, Panginoon. Hallelujah. At maging ilaw at asin kami ng mga tao sa paligid namin sa mga oras na ito, sa mga araw na ito, Panginoon, hanggang sa muli mong pagbabalik. Salamat, Panginoon. Pinagkakatiwala na namin ang gawain ito sa iyo, Banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So tayo po ay pupunta na sa ating talata. So ang ating talata po ngayong umaga ay kinuha sa Isaiah o Isaiah 32. Ang title po nito ay Ang Matuwid na Hari. Etong buong chapter na ito, ang title niya ay Ang Matuwid na Hari. Sabay-sabay, Matuwid na Hari. So bakit ba nagkaroon ng Isaiah 32? Kasi po nung kwento po na ito, si Propeta Isaiah po ang nagsulat nito. Ang lugar po ng Juda ay nasasakop na ng Assyria. Palusob na po yung Assyria. Ayan, kung magbabasa tayo ng Bible o yung history ng Israel, ito po ay totoong nangyari na yung Assyria ay unti-unting sinasakop lahat ng mga bansa sa paligid nila. Ngayon, yung ibang mga bansa, sila ay kumakapit na sa Egypt. Ayan, nagtitiwala sila sa ibang mga bansa na tutulong sa kanila. Pero sa Juda, sa lugar ng Juda,
nag-propesiya si Isaiah o Isaiah. At sinabi niya, huwag kayong mag-alala. Ayan. Kaya sinabi niya yung chapter 32. At ang tinutukoy nito, basahin muna natin yung verse 1. Sabi po sa verse 1, makikita nyo na may haring mamamahala ng matuwid. Ano daw mangyayari? Bakit sila dapat gumaan yung kalooban nila kahit kinukuyog na sila ng Assyria? Merong hari. May susulpot na isang hari na mamamahala ng matuwid. Yan po ang encouragement ni Isaiah sa Juda. Merong isang hari na lilitaw na mamamahala ng matuwid. Actually po, dito sa talatang to, sa Bible, ang tinutukoy niya ay si Hezekiah. Ayan, si Hezekiah. Kasi nung time na yon, ang kanilang king ay hindi righteous, hindi matuwid yung kanilang hari. Pero sabi niya, lalabas si Hezekiah. At si Hezekiah ay maghahari ng matuwid. Pero si Hezekiah po ay isang simbolo ni Kristo. Amen? Basahin nga po natin. At mas higit pa siya kay Kristo. Sa pahayag 1:4-5. At mula kay Hesukristo, ang tapat na saksi, ang panganay sa mga binuhay mula sa mga kamatayan, at ang pinuno ng mga hari. Sabay-sabay, pinuno ng mga hari. Ano ibig sabihin nun? Higit pa siya sa mga hari. Ito po ay nasa pahayag, revelation. Ibig sabihin, mangyayari to sa huling araw na si Jesus Christ, ang tapat na saksi, ang panganay sa mga binuhay mula sa kamatayan, ang pinuno ng mga hari sa lupa. Ano mangyayari? Siya yung maghahari sa atin. Sabi dito, anong klase siyang hari? Iniibig niya tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Amen. Siya yung hari na namatay. Siya yung hari na nagbuwis ng buhay. Siya yung hari na nagbigay ng kanyang dugo. Hinayaan niyang dumanak ang kanyang dugo para sa kasalanan ng nasasakupan niya. Ganong klase ng hari ang maghahari sa buong mundo habang buhay. Sino excited maghari si Jesus Christ? Magsabi ng Amen! Amen! Ayan po yung sinasabi ng Isaiah 32. Ngayon, para tayong Juda, na ayan yung Assyria at lumulusob. Alimin, andyan yung mga virus, andyan yung kahirapan, andyan yung hindi mo alam kung ano mangyayari sa kinabukasan, andyan yung takot, andyan yung pag-aalala. Yung ibang mga tao kumakapit sa vaccine, yung ibang mga tao kumakapit sa pera, yung ibang mga tao kumakapit sa tao, sa kasalanan, sa tukso, sa media, kung saan-saan sila kumakapit. Pero ang anak ng Diyos ay kumakapit kay Jesus Christ. Amen? Kumakapit sa pangako na may darating na hari at babalik at kukunin tayo at ililigtas tayo. Amen? Amen! Andiyan ba kayo? Amen! So ito yung pangako ng Diyos sa atin. Hindi tayo dapat natatakot, hindi tayo dapat kung kani-kanino kumakapit. Dahil ang lahat ng bagay sa mundong to ay mawawala. Pero ang Panginoon, ang kanyang mga salita, ang kanyang mga pangako ay hindi mawawala. Mapanghahawakan natin hanggang sa bumalik ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. Ayan. Pero hindi pa yan ang ating hindi pa yan ang ating key verse. Ito talaga intro lang yon para makita nyo. Ayan, ang pinagmula ng ating key verse. Ang key verse natin ay nasa Isaiah chapter 32 verse 18. Sabay-sabay nga po nating basahin. 1, 2, 3. And my people shall dwell in a peaceable habitation and in sure dwellings and in quiet resting places. Ito ay nakaalagay sa King James Version at nakita natin yung salita. Sure. Sabay-sabay, sure. Ano yung sure sa Tagalog? Sigurado. Ano daw yung sigurado? Tama, ayan. Yung sigurado, itong pangako na ito ay siguradong mangyayari. Amen. Kapag naghari na si Jesus Christ, ito lang naman ang naghihintay sa atin. Sinong excited? Yan, isa-isahin natin. Past English, Tagalogin mo nga. Sige, meron din tayong Tagalog version. Ano po sabi sa kabila? 1, 2, 3.
ang bayan ng Diyos ay mamumuhay sa isang payapa, ligtas at tahimik na pamayanan. Pamayanan. Ayan. Pamayanan. Amen. Sino gusto nito? Magsabi ng amen. Amen. Parang hindi naman. Sige nga, mag-amen nga po tayo. Talagang gustong-gusto mo mangyari ito sa buhay mo. So mga nasa online, all caps, may exclamation point. Ayan, 1, 2, 3. Amen. Amen. Okay, 1, 2, 3. Amen! Ang sarap kaya niyan. May isahin nga natin, baka di kayo masyadong ano, hindi nyo masyadong naiintindihan. Sa verse 19, meron pa pala, magiging maligaya ang lahat dahil sa saganang tubig para sa mga pananim at malawak na pastula ng mga baka at asno. So sa time na yan, yan kasi yung ano nila, source of income. Sa atin, yan ang ibig sabihin yan, magiging maligaya ang lahat dahil sa saganang wallet. Dahil sa saganang pagkain, di ba? Sa saganang katustusan. Meron tayong apat na makikita dito sa talatang to. Ano yung ano natin? Balikan nga po natin yung verse ulit po. Yung Isaiah 32 verse 18. Ang bayan ng Diyos ay mamumuhay sa isang payapa. Sabay-sabay, payapa. Ligtas. Tahimik. Ayan. Sino gusto niyan? Magsabi na amen. Amen. So, isa-isahin natin, payapa. Number one, kapag bumalik ang Panginoon, ano yung mararanasan natin? Walang hanggang kapayapaan. Sino gusto ng walang hanggang kapayapaan? Amen. Ang sarap ng walang hanggang kapayapaan. At dito siguro, mas pagtuunan natin ng pansin, yung kapayapaan ng ating puso, ng ating espiritual, na wala na tayong pakikipagtunggali sa kasalanan at sa laman. Ayan. Bilang isang Kristiyano, marami nang sinukuan to eh. Kasi magulo. Nakakagulo kasi to eh. Yung makikipaglaban ka sa laman mo, ayaw ng tao ng magulo. Lahat ng tao gusto ng kapayapaan. Tama, tama. Ayaw nyo ba? Sino gusto ng kapayapaan? Magsabi na amen. Amen. Feeling ko lahat talaga ng tao gusto ng kapayapaan. Ano yung kapaligtaran ng kapayapaan? Kaguluhan. Sino ayaw ng kaguluhan? Amen. Halos lahat naman siguro. Kahit naman siguro yung pinakapalaaway na tao, ayaw niya din ng away. Siguro, no? Palaaway ka ba? Ayan. Ayaw natin ng kaguluhan. At dahil sa ayaw natin ng kaguluhan, nagpapadala na lang tayo sa kasalanan. Ayaw natin nang naguguluhan yung isip natin, naguguluhan yung puso natin, andyan yung mga barkada, andyan yung mga tukso, andyan yung magdadalawang isip, pupunta ka ba? O, hindi ako pupunta. Sige na nga, pupunta na ako. Tama, tama. Minsan ayaw mo naman magkasala, kaya lang, dahil magulo siya sa puso, magulo sa isip, sige na nga, gagawin ko na lang. Andyan yung may pinapagawa sa'yo si Lord, gagawin ko ba? Maghahayo ba ako? Magde-devotion ba ako? Magpe-prayer chain ba ako? Magbabalik loob na ba ako sa Lord? Eh, paano to? Eh, paano to? Eh, paano to? Sige na nga, wag na. Magulo kasi sa puso, magulo kasi sa isip. Pinipili na lang natin yung magpatangay para maging payapa tayo. Pero ano nangyayaring resulta? Nagugulo yung buhay natin. Diba? Sa kagustuhan natin na maging payapa, na mawala na tayo na pakikipagtunggali sa kasalanan, lalong naguguluhan yung buhay natin. Lalong gumugulo. At ang usual pa na ginagawa ng tao, ang normal pa sa tao, kapag nagulo na yung buhay niya, hindi siya agad bumabalik sa Lord. Lalo siyang nagwawalwal. Lalong nagpapakalublob sa putik. Lalong nagpapakabaon sa kasalanan. Buti na lang, merong pangako na ganito. Walang hanggang kapayapaan. Merong isang lugar na gusto tayong dalhin ni Lord na hindi mo na kailangang makipagtunggali sa kasalanan at danasin ang bunga ng kasalanan at danasin maglublob sa putikan, na danasin ang anihin ang bunga ng kasalanan na kahirapan na
ano yun, condemnation, shame, hindi mo na kailangan danasin lahat na yun dahil sa lugar na yun, walang kasalanan, malaya ka, walang tukso, walang demonyo na manunukso sa'yo para dalhin ka niya sa kasalanan at sa bunga nito. Sino gusto na sa lugar na yun magsabi ng amen? Amen. Meron din sa atin na hindi naman siya nagpakalublob sa kasalanan, pero may time talaga na natatangay siya. Lalo na sa mga naglilingkod. Lalo na sa mga nagpipilit maging balasik, nagpipilit na maging okay, pero pag andyan na yung kasalanan, ang hirap tanggihan. Minsan natatry tanggihan. Yes, thank you Lord, nakaalis ako. Pero mamaya, nandyan na naman siya. Pag bumalik ang Lord, wala nang ganon. Amen? Wala nang ganon. Dire-diretso na nagpapatuloy ka sa kabanalan. At yung kabanalan yung nagbibigay sa'yo ng freedom na mamuhay, na nararanasan mo yung perfect will ng Lord. Amen? Amen. Alam ko naiintindihan niyo ako kasi kapag Kristiyano ka, kapag tinanggap mo ang Panginoon, meron ka talagang desire na umalis sa kasalanan. At ang hirap niya dahil nasa mundo pa tayo. Naiintindihan ka ng Panginoon, hindi ka nag-iisa. Pwedeng sa panlabas, ikaw ay mukhang holy and blameless, pero deep inside, meron kang mga dumi na tinatago na eto ka, eto yung mga totoong ikaw na ayaw mong malaman ng iba kasi pag nalaman nila, hindi na sila magtitiwala sa'yo, hindi na sila makikinig sa'yo. Pero alam ng Diyos yun at hindi siya nandito para husgahan ka, pero para tulungan ka. Dito tutulungan ka niya sa lupa, pero meron pang mas masarap na pangako na pagdating ng araw na bumalik ang Panginoon, hindi mo na kailangan makipagtunggali sa kanila. Amen po. Walang hanggang kapayapaan. Walang hanggang kapayapaan sa pakikipaglaban sa kasalanan. Next. Walang hanggang, ano pa yung pangalawang word na nakita natin? Kaligtasan. Very good sa mga nagsabi ng kaligtasan. Ano pa yung kaligtasan? Dito sa lupa, ano yung kailangan natin ng bakit kailangan natin ng kaligtasan? Kasi nga may mga atake, outward and inward. Sa outward, ano yung mga atake na ginagawa sa ating bansa? Nandiyan ang digmaan, merong tangka na invasion ng terorista, andyan yung COVID, di ba? Ano pa? Yung feeling mo hindi ka ligtas, na pwede kang maaksidente anytime, ano pa? Tulungan nyo nga po ako, ano pa? Ano po? Ano pa yung bakit kailangan natin ng kaligtasan? Siyempre, yung nga naman, dahil mortal tayo. Diba? Ano tayo, anytime, pwede tayong mamatay. Malaglag ka lang sa kung saan, nasusugatan ka. Diba? Makalanghap ka lang ng virus, nagkakasakit ka. Diba? Tumawid ka lang na may dumadaan sa masasagasaan ka. Diba? At hindi lang ikaw, pati pamilya mo. Tama? Ganon dito sa lupa. Pero pag bumalik ang Panginoon, wala nang mga, yung mga nawawala ng control na sasakyan, ano pa, walang virus sa langit, ano pa, walang terorista sa langit, ano pa, walang aksidente sa langit kasi immortal ka, hindi ka namamatay. Wala kang katakot na baka mamaya magka-virus ako, baka mamaya maksidente kami, baka mamaya yung plane bumagsak, walang mga ganon. Hindi natin kailangang matakot. Sino excited? Magsabi ng amen. Amen. Ang sarap ng buhay, no? Number three, walang hanggang katahimikan. Ano naman ibig sabihin ito? Katahimikan, una ng kalusugan. Ayan, wala nang ubo. Hallelujah. Wala nang asthma, wala nang allergies, wala nang diabetes, walang cancer, walang mataas na BP, walang sakit sa puso, walang sakit sa baga. Ano pa? Ha? Mga? Bill, ayan. O mamaya, meron tayo nun sa katustusan. Ayan. Sa health muna tayo. Ano yung mga, wala sakit-sakit sa rayuma. Wala nang rayuma dahil pagdating sa langit, walang matanda, walang bata. Amen? Ayan. Ano pa? Ano ba yung mga sakit-sakit nyo, ha? Ayan, meron tayo niyan. Huwag kayo mag-alala. So, sa puso ba? Sa puso. Ayan. Ganun din sa puso. Wala nang mananakit sa atin.
Wala nang mga taong magbibigay ng sakit ng kalooban, wala nang magpapasama ng loob natin, wala nang magsasabi ng masasakit na salita na kailangan nating tiisin. Wala nang mamahalin natin nang hindi tayo minamahal. Wala nang expectation na masisira. 'Di ba? Wala nang mga galit at sama ng loob, wala nang relasyong sira, 'di ba? Ang sarap. Sa mental wala nang torture, wala nang anxiety, wala nang depression kasi all you feel is love, 'di ba? Love ni Lord, 'di ba? Love ng kapatiran, ang sarap, 'di ba? Tahimik ang buhay. Ano pa? Masaya, 'di ba? Dito kailangan mo ng pera para maging masaya, para makapag-milk tea ka, para meron kang bahay at lupa, 'di ba? Para maging successful ka. Ang dami mong kailangan lahat ng pera, pero sa langit hindi need ng money. You are happy and you are enjoying your life forever, hindi dahil sa material na bagay, pero dahil nararanasan mo yung purpose kung bakit ka nilikha. At yun ay ang makasama mo ang Diyos, si Jesus, habang buhay. Amen? Talagang swak na swak. Kung eto ka, di ba? Tapos lagi tayong naglalagay ng mga bagay. Eto si milk tea, eto si TikTok, ano pa ba? Eto si boyfriend, si girlfriend, ano pa ba? Eto si magandang career, di ba? Pero laging empty. Bakit? Kasi we're not created for that. Ang pagka-create sa atin ni Lord, eto, ayan. Kayo ang match ni Lord. Kayo ang destiny ni Lord. At totoong destiny mo si Lord. Bago ka maghanap ng destiny, hanapin mo muna si Lord. Kasi siya talaga yung totoong destiny mo. Makita mo man yung destiny mo sa lupa, ganyan pa rin yon. Alam nyo, mag-aaway kayo. Di ba? Meron kang makikita na hindi mo gusto. Di ba? Merong mga away-away yan. Pero kay Jesus, walang away-away kasi you are created for Him and He created you for Him. Di ba? Amen po ba? Kaya ang sarap niyan, pag nasa langit tayo, walang hanggang katahimikan. At number 4, yung sinabi ni Ate Krisha, walang hanggang katustusan. Yan yung nasa verse 19. Retired ka ng maaga. 'Di ba? Ang sarap niyan, 'di ba? Wala nang work, hindi mo na kailangan magtrabaho kasi ngayon pag nasa lupa ka, pag sa mga nagtatrabaho kahit may sakit ka, kailangan mo magtrabaho, sakit ng lalamunan mo, sakit ng likod mo, sakit ng ulo mo, pero yes ma'am, yes sir, yes students, yes clients, 'di ba? Kailangan mo kasi kailangan mo mabuhay. Wala nang lesson plan, wala nang mga encoding, ayan, wala nang ano pa ba? Wala nang mga readers, wala nang readers. Wala nang type, di nasasakit yung kamay mo sa pagta-type. Diba? Ano pa ba yung mga trabaho natin? Wala nang pupunta sa mga lubot sa iba't ibang lugar para lang mag-angkat ng produkto. Diba? Tapos, bakit hindi mo na kailangan gawin yon? Kasi may kakainin ka lagi. At yung pamilya mo, kung madadala mo sa langit, meron silang kakainin na hindi lang 6-8 beses. Kung gusto mo, sa isang araw, may appetizer, may main dish, may side dish, may dessert, 3-3, 5-5. Diba? At hindi ka nagtatrabaho para gawin yon kasi yun na talaga yung normal mo. Diba? Ang sarap nun. Sino gusto nun magsabi ng amen? Amen. Ang sarap nun. Ano pa ba? Hindi mo na kailangan na maglinis ng bahay. sa mga may bahay, gigising ka na maaga, magpapakain ng mga bata, maglilinis, maglalaba. Hindi mo na kailangan gawin lahat ng yon kasi hindi naman kailangan ata ng damit sa langit. Kasi nga immortal. Di ko rin alam na wala akong idea, pero nakakatuwa lang dito, lahat ng needs natin ay provided. Amen. Wala nang kailangang pagsumikapan pang gawin. No more sleepless nights, no more early mornings, 'di ba? You will rest. Ayan, rest, ang sarap niyan. At hindi naman 'to linawin ko lang din na ang pamamahinga po hindi naman po 'yan yung pagdating natin sa langit ay magpapahinga lang tayo, mag-enjoy, tapos mag-worship. Yon, hindi po boring sa langit, ano? Kasi marami pong maling concept tungkol sa langit. Kaya natin ginagawa lahat ng gusto natin dito sa ating temporal life. Kasi akala natin, sa langit, boring. Ano, nandun ka lang, tapos
wala lang, kain-kain, tulog-tulog, ganun-ganun lang ba yun? Ayan, wag po kayong mag-alala kasi meron pong ibang teaching yun, mas mahaba pa yun, pero limited lang yung time ko. Pero sa Bible, sa Revelations, makikita natin na lahat ng nagtagumpay sa lupa will reign in with Christ. Ayan, meron tayong new heaven and new earth. Merong panibagong heaven and earth, panibagong civilization, panibagong lugar kung saan tayo titira, magpo-produce and everything. Kagaya ng nangyayari dito, wala nang sin, wala nang demonyo. At ang mga nagahari sa time na yon ay yung mga nagtagumpay habang nasa lupa sila. Ayan. So ang mga mayor, ang mga governor, ang mga president nung time na yon ay yung mga nagpakasipag, yung mga nagtiyaga habang nasa lupa pa. So there is a new life waiting for us after death o sa pagbabalik ng Panginoon. Naintindihan po natin yun. Inulit ko, hindi boring sa langit. Sabi nyo ang sarili nyo, hindi boring sa langit. Mas masaya doon. Ayan. So, application natin. So, anong gagawin natin habang hinihintay natin si Jesus? Ito po. Sa Isaiah 32 verse 18. 18 nga ba yun? Or mali yata ako. Pakicheck naman sa Isaiah 32, tong verse na to. Sa Isaiah 32 lang tayo, hindi tayo aalis doon. Ito po, basahin natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Ay gumagawa ng tapat at naninindigan sa kung ano ang tama. Habang nandito tayo sa lupa, ibigay na natin yung best natin sa paggawa ng tama. Kasi saglit lang naman to. Sabi mo sa sarili mo, saglit na lang to. Magwawalwal pa ba ako? Diba? Magpapakasama pa ba ako? Saglit na lang to. Ulit, saglit na lang to. At yung naghihintay sa'yo ay napakasaya, napakaganda, napaka-peaceful, ligtas. Ano yung sinasabi natin kanina? Mapayapa, ligtas, tahimik. Nandun lahat ng katustusan habang buhay. Saglit na lang to. Yung oras mo dito sa mundo, saglit na lang. Time is running out for you. You need to do what is right. Amen? Hanggat may oras ka pa. So balikan natin, walang hanggang kapayapaan. Ito yung pakikipagtunggali sa laman at kasalanan. Ipakipaglaban mo muna. Friend, best. Makipaglaban ka muna sa kasalanan. Konti na lang. Huwag ka nang magpadala sa bisyo mo. Konti na lang. Konting tiis na lang. Ano pa ba? Huwag ka nang magpadala sa mga tao sa paligid mo kung ano sinasabi nila sa'yo, kung binubuyo ka nila, o sa media, magtanggal ka na ng mga accounts na alam mong nakaka-distract sa'yo. Ano pa ba yung mga kasalanan natin? Konting tiis na lang. Tiko mo muna yung bibig mo kung ikaw ay madaling magalit. Ano pa? Ha? Gastusin natin ng tama yung pera natin. Mag-ipon tayo. Saglit na lang naman to. Sabi mo nga ulit, saglit na lang to. Tama. Ayan, tama. Sabi na sabay-sabay, tama. Number three, walang hanggang katahimikan. So dahil mortal pa tayo, ayan, hindi pa tayo napupunta sa langit, ingatan mo muna yung sarili mo. No? Huwag ka munang magpuyat. Huwag ka munang
puro maaalat na pagkain, puro matatabang pagkain, kumain ka ng prutas at gulay, maligo ka, mag-toothbrush ka, ano pa ba? Mag-mask ka, mag-face shield ka, ano pa ba? Paano ba natin naiingatan ang ating kalusugan? Alam nang bawal, wag nang gawin yung mga binawal ni Doc. Kung may maintenance ka, o inumin mo muna, saglit na lang naman. Huwag mo hayaan, pababayaan yung sarili mo. Baka meron sa inyo, pinabayaan nyo na yung sarili nyo kasi feeling mo mamamatay ka na. Hindi ka pa mamamatay. Buhay ka pa. Kung mamamatay ka, di sana namatay ka na. Hindi ka papatay. Amen? So, ibig sabihin, anak, alagaan mo sarili mo. Kukunin kita. Yan, pakita mo sa akin na inaalagaan mo yung templo mo. Templo ko pala, na yung katawan mo. Ano pa? Mental. Paano natin iingatan ng ating isip? Ano? May mga hugot dito. Wag mo na siyang isipin. Ayan. Hayaan mo siyang umisip sa'yo. Ayan. Wag mo nang mag-isip ng kung ano-ano. Wag mo hayaang i-torture yung isip mo ng pag-aalala, ng takot, ng pag-iisip, ng kung ano-ano na hindi pa naman nangyayari, ng stress. Feeling ko may kinakausap ako. Huwag ka muna magpa-stress. Sabi mo sa sarili mo, self, don't be stressed. Yan, babalik na ang Panginoon. Amen? Amen. Konting taste na lang. Yung emotion mo, paano mo iingatan? Kasi nga, nasa normal pa tayo, talagang may mga taong makakasakit ng damdamin mo, hindi makakaintindi sa'yo, hindi ka mamahalin. Ano gagawin mo? Bahala sila sa buhay nila. I hate you. Ganun ba? Hayaan mo sila. Hayaan mo sila. Andiyan naman ang Panginoon para sa'yo. Amen? Hindi mo kailangan hanapin ang pagmamahal sa ibang tao dahil ang pagmamahal ng Panginoon ay sapat para sa'yo. Amen. Paano mamaya yung iba magko-comment? Eh, paano naman? Eh, syempre, kailangan ko din kailangan ko rin ng gano'n. Ibibigay yun sa'yo ni Lord kung ikaw ay magiging tapat at gumagawa ng tama. Amen? Amen po. Number 4, walang hanggang katustusan. Ayan. Tayo ay magtrabaho. Kung nag-aaral ka, anong gagawin? Mag-aral kang mabuti. Konti na lang naman, gagraduate ka na. Diba? Sa mga nagtatrabaho, magtrabaho kang mabuti. Ano po, magpakasipag ka sa pagtatrabaho kasi aanihin mo din yan habang nasa lupa ka. Amen? Yung sinasabi ko sa inyo ngayon ay practical. Hindi tayo pwedeng nakaasa lagi sa Panginoon. Amen po? Lord, bigyan mo po ako ng trabaho. Di ka naman nag-a-apply. Anong gusto mo bigla kang kukontakin? Hello, Mr. Garcia. We would like to invite you to be the president of our company. Meron bang ganon? Diba? Be the CEO of our company. Please come to our office now. Diba? Meron bang gagano? Siyempre, mag-a-apply ka. Diba? Ano pa? Pag may business ka, siyempre, maghahanap ka ng kliyente. Diba? Hindi ka nakaupo lang sa bahay. Lord, bigyan mo po kaming kliyente. Diba? Uy, bigla akong gugulat ka nalang. Pagbukas mo ng pinto, may nakapila na sa labas. Ganon ba yun? Siyempre, diba, gagawan mo ng paraan. Nilikha tayo ni Lord na matalino, may kamay at paa, may skills, may talents. Kaya niya yan binigay sa atin para gawa natin ang paraan, ang ating buhay na maging masagana. Amen! Hindi totoo ang pinanganak ng mahirap, mamamatay na? Mahirap. Naniniwala ako doon. There is Lu Shutan, Henry C., di ba, Gokong Wei, na sila ay nagmula sa mga mahirap na pamilya, mahirap na sitwasyon. Pero look at them now, di ba? At hindi sila, hindi naman sinabi hindi natin Christian, ano, pero sila ay hindi, alam mo yon, tao, bilang tao. At tayo, bilang tao. Tapos nasa atin pa si Lord, di ba? We can be blessed habang hinihintay natin si Lord. Amen po! Amen! Amen po ba? We should live a balanced life. Amen po? Amen? So, ganun din sa ministry, di ba? Pagbalik ng Panginoon, haharap ka sa Kanya na marami kang dalang kaluluwa. Amen? Magpakasipag ka muna. Konting tiis na lang. Babalik na ang Panginoon. Ibigay mo na ang lahat-lahat mo sa Kanya. Amen!
Huwag mo na sayangin ang oras mo sa pagbabad sa Facebook, sa media, nakatunganga, sa pag-iisip, sa pagbibisyo, kung ano-anong ginagawa natin. Nagsasayang ka ng oras, babalik na si Lord. Amen? Limited na lang yung time mo, no? 12, 11, 10, 9, 8, nagka-countdown na. Limited na lang ang time mo, kapatid. At sa limited na time mo na yan, dyan titignan ng Panginoon kung karapat dapat kang kuhanin o hindi. So ulitin natin, sabihin natin sa sarili natin, saglit na lang to. Babalik na si Jesus. Ayan. Mahirap, oo. Nakakapagod, oo. May mga taong hindi ka maiintindihan. Meron kang sacrifice. Minsan maiiyak ka pa sa sobrang pagod. Pero tiisin mo lang. Saglit na lang to. Babalik na si Jesus. So meron akong gustong video na ipanood sa inyo. Tungkol sa heaven. Para makita mo, ayan na, worth it yung pagtitiis. Kung ginagawa mo na yan ngayon, pagpatuloy mo lang. Kung nagtitiis ka ngayon, napapagod ka ngayon sa pagtatrabaho, sa bahay, pag-aalaga, sa ministry, tuloy-tuloy mo lang yan. Kung hindi mo pa siya ginagawa, simulan mo na siyang gawin ngayon. And you will see that it's worth it. Kasi at the end, makikita mo si Jesus Christ at etong buhay na binigay niya sa'yo. Habang hinahanap pa nila yung video, siguro basahin ko lang to saglit, yung conclusion natin. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo na pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag napaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik. At isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Ano yung daan patungo sa pupuntahan niya? Ano yung daan patungo sa langit? Yun yung pagtanggap kay Jesus, pagpapasakop kay Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Hindi tayo makakapunta sa langit sa sarili nating sikap. Kahit na gawin natin lahat ng sinabi natin kanina, kahit na gawin natin lahat ng tama, pero hindi natin siya magagawa kung hindi mamamatay si Jesus sa cross at iaala yung buhay niya para sa atin. Pero dahil doon, nabuksan ang langit para sa atin. Nabuksan to. So panoorin po natin yung video na to. Oh,
Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang mga pangako na ito, Panginoon. Sige po tayo lahat ay tumayo. Hallelujah. Salamat, Panginoon, na meron kaming kasiguraduhan, na babalik ka at dadalhin mo kami sa mas magandang lupa, Panginoon, mas magandang buhay, Panginoon, kung saan, oh God, wala ng kahirapan, wala ng pagtitiis, wala ng kapaguran, wala ng pakikipagtunggali, wala ng takot, wala ng pag-aalala, Panginoon. Kaya sa oras na ito, oh God, gusto po naming magpasalamat sa iyo. Gusto po naming angkinin ang iyong mga pangako. At kagaya ng sinabi mo, magagawa lang namin ito kung mamumuhay kami sa tama. Kaya sa oras na to, sige po, kung nais po natin gumawa ng desisyon na mamuhay sa tama, itaas po natin ang ating mga kamay. Nakikita ng Panginoon tayo sa oras na to. Nakikita niya yung ating desisyon, yung puso natin. Panginoon, sinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Sige po, sabihin po natin ito sa Kanya. Kung ano yung specific na pinapagawa niya sa iyo. Sinusuko ko po ang aking kalusugan. Sinusuko ko po ang aking pag-aaral. Mag-aaral po ako ng mabuti. Kung ikaw ay estudyante, magtatapos po ako. Kung ikaw ay magtatrabaho, magtatrabaho po ako ng mabuti para sa pamilya ko. Kung ikaw ay nagninegosyo, palalaguin ko po ang negosyong ito. Kung ikaw ay isang minister, magiging excellent po ako sa ministry. Kung ikaw ay cell group leader, bubuin ko po ang aking 12. Magkakaroon po ako ng 144. Iingatan ko po yung katawan ko. Hindi ko po hayaan na magpatuloy ang sakit karamdaman sa katawan na to. Ipapanalangin ko rin po ang ibang tao, hindi lang ang sarili ko. Ang pamilya ko, ang aking bansa. Na lahat kami makapagpatuloy na gumagawa ng tama para maranasan namin ang pangako ng pagbabalik mo at pagkuha mo sa amin at pagdala sa amin sa langit na pinakamainam na lugar sa lahat. Ngayon, anyayahan natin si Jesus Christ sa ating buhay. Jesus, ikaw ang maghari sa buhay ko. Hindi ko to kaya sa sarili ko. At alam ko na ikaw ay namatay sa krus upang bigyan ako ng kakayanan na magawa to. Sinusuko ko sa iyo ang buhay ko. Sige po, awitin po natin ang awit na ito. There's a hope, a truth I know, when all is failing. There's a song my soul will sing, when all is fading, I believe I'm gonna see your glory. Jesus, my hope, I'm standing on your word. My eyes are on you, Lord. See your glory.
leaders need, I will be still and trust you. When scattered thoughts bring my heart, you wanna be my hold on to. I'm gonna see your glory. I'm gonna see your glory. Amen. We want to see your glory, Lord. Jesus, my home. I'm standing. Sa oras pong ito, nilalapit ko po sa inyo, Panginoon, yung mga may sakit at karamdaman. Hallelujah. Kahit na yung mga napapagod, napapagal, physically, merong iniinda sa katawan, sakit sa puso, sakit sa baga, sakit sa ulo, sakit sa paa, sa kaya rasa, karararasiya, mamamasok, kororororo, sa lalararasyan, narayang pababa. Kuro-buro si kaya ba nakikita ng Panginoon yung pinagdadaanan mo, yung pagsusumikap mo na mamuhay pa rin ang normal kahit na ganyan yung nararamdaman mo. Hallelujah, Lord, sa oras dito, pagalingin niyo nga po sila in Jesus' name. Hallelujah, Lord, ibigay niyo po yung miracle of healing dahil sinabi mo sa Isaiah 53 verse 5, by your stripes they are healed in Jesus' name. In Jesus' name. Sige po, i-lay hands mo lang po yung kamay mo kung saan may sakit sa'yo. Hallelujah. And believe that Jesus died for you. Namatay si Jesus para gumaling yan. Kung nasa bahay ka, meron kang mga kamag-anak na may sakit, i-lay hands mo lang sila. Sabihin mo sa kanila, Jesus died for you. In Jesus' name, be healed. In Jesus' name. In Jesus' name.
Hallelujah. Kung ngayon may mga kakilala ka, banggitin mo yung pangalan nila. Meron silang sakit at karamdaman. Lord, nilalapit ko sa'yo, yung kapamilya kong to, kamag-anak kong to, kaibigan ko. Jesus, Lord, pagalingin mo po siya sa oras na to. In Jesus' name, at hayaan niyo po na makita niya na ikaw yung nagbigay ng kagalingan sa kanya at makilala kanya sa buhay niya bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Hallelujah. Sa karararararamamamasiya nar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 
trabaho, yung mga likod, yung kamay, yung mga ginagamit, yung boses sa pagtatrabaho. Lord, I pray for supernatural strength na sumaka nila sa oras na ito in Jesus' name. Hallelujah! Yung strength, yung vigor, oh God, yung enthusiasm, oh God. Hallelujah! Yung physical renewal ng cells nila in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! And I pray na matayuan nila yung pangangalaga sa physical nilang pangangatawan, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! I pray na magkaroon sila ng provision para maingatan yung kanilang katawan habang nagtatrabaho sila, habang nagdinegosyo sila, habang gumagawa sila sa bahay, Panginoon, habang di ka pa bumabalik. I pray for your supernatural strength, O God. Kahit sino, bata, matanda, Panginoon, magagawa ang kanilang tungkulin dahil sa iyo, Panginoon, sa kalakasan na nagmumula sa iyo, O God. Hallelujah. Sa kaya, rarababa. Nilalapit ko rin po ang finances ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. I pray for supernatural breakthrough, Panginoon, sa bawat finances, O God. I pray for supernatural provision, Panginoon. Hallelujah. Na magugulat sila, Panginoon, na meron silang pambayad sa mga bills nila, sa mga dapat nilang bayaran, tuition fees, sa mga kuryente, tubig, internet, lahat ng ito, Panginoon, sa mga, even sa mga pangarap nila na makamtan, Panginoon. Hallelujah, I pray for provision mo, Panginoon. Jehovah Jireh, ikaw ang aming great provider, Panginoon. Hallelujah, hayaan mo pong maluwalhati ka sa blessing and prosperity ng iyong mga lingkod, Panginoon. Hallelujah, sa kaya rasabababa, shiyayayayakande, sa kaya rarababa. Hallelujah. Lord, inaayos din po namin yung mga sirang relasyon, Panginoon. We pray for reconciliation sa bawat pamilya, bawat sirang relasyon, Panginoon, sa mga magkakamag-anak. Hallelujah. We rebuke division, O God. Hallelujah. We release your unity, your love and harmony, O God. Hallelujah. Sa kaya ra, sa kaya masukulalara. Saan din nilalapit namin ang aming bansa, Panginoon. Dineklara namin ang kagalingan nito, Panginoon, hindi lang sa physical pero sa spiritual, Panginoon. Hayaan mo pong mahayag sa amin ang tunay na pagsisisi, O God, at manumbalik kami sa iyo, Panginoon, dahil yun ang kalooban mo na makita ka namin, O God, sa kabila ng mga nangyayari ngayon, O God, dahil meron pang masigit kang plano para sa amin, O God. Meron ka pang nais at yun ay ang langit na maranasan ng bawat isa. Hallelujah. Sige po, patuloy natin gawitin. Hallelujah! Heaven is our home. Heaven is our home. Hallelujah! Heaven let's all declare! Ito yung totoong bahay natin! Heaven is our home.
you, Lord, that kinreate mo kami hindi para sa hirap. Hindi mo kami kinreate para mapagod. Hindi mo kami kinreate para masaktan, Panginoon. You created us for heaven. You created us so that we can live with you in peace, in safety. Hallelujah. In good health, in provision, in prosperity. Hallelujah. Napakaganda po ng plano mo para sa amin at patuloy po naming panghahawakan yung magandang promise na ito, Panginoon. Every time mapapagod kami, every time na mananawa kami, every time na gusto na naming sumuko, we'll always look up to heaven dahil sigurado kami na ikaw ay babalik at dadalhin mo kami kung nasan ka ngayon. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. I pray na ito ay hindi mawala sa puso ng bawat isa, gaano man kataas ang bundok ng problema, gaano man kalawak ang dagat ng problema sa buhay nila. I pray na makita nila lagi, ikaw, Jesus Christ, that you are waiting, na ikaw ay babalik at kukunin sila, O God, at dadalhin sila sa lugar na hindi na nila kailangang daanan ang mga problemang ito, O God. At makakasama ka namin habang buhay, the greatest promise, the greatest treasure of all. Thank you po sa umagang ito. Patuloy ka pong mahayag sa aming mga panalangin, sa prayer for the nation, sa aming mga testimonies, O God. Patuloy ka pong mag-glorify. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ngayon po tayo ay dadako sa panalangin para sa ating bansa. Tayo po ay pangungunahan ni Sister Julie. Panalangin po natin ang ating bansa. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus, Lord. Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, nilalapit namin yung bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, nilalapit po namin ng aming presidente, Panginoon, ng aming mga government official and mga frontliners, Panginoon, na nagsasakripisyo ngayon dahil sa pandemya ngayon, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, din sa mga tao sa bansang Pilipinas, Panginoon. We pray provision, Panginoon. Kayo na pong bahala, Panginoon, na kususan, Panginoon, yung mga pangangailangan nila. In Jesus' name, Lord God, we pray na maranasan ng bansang Pilipinas, Panginoon, yung kapayapaan, yung langit na ino-offer mo sa kanila, Panginoon. Lord, we pray din, Panginoon, na yung bansang Pilipinas, Panginoon, ay magkaroon ng totoong pananampalataya kay Jesus. Magkaroon ng totoong pagsisisi, Panginoon. At magkaroon ng totoong pagtayo para kay Jesus, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, na sa lahat ng mga Pilipino dito sa Pilipinas, Panginoon, mabuksan yung mga mata nila at makita nila yung katotohanan, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, na makita nila ito, Panginoon. And, Panginoon, huwag niyo po silang hayaan, Panginoon, na mabulag ng mundo. Maraming salamat po, Lord. Kayo na pong bahala sa mga mamamayang Pilipino, Panginoon. Bless our country, Lord. In Jesus' name, O God. Amen. Amen. Ayan, maraming salamat po kay Sister Julie sa pananalangin para sa ating bansa. Ngayon ay dumako na po tayo sa ating tithes and offering. At ang magmamensahe po sa atin sa tithes and offering ay walang iba kundi ako po. Ayan. Ang title po ng ating message ay Hiding the Tithes. Sabi po sa Mateo 25 verse 25, at ako'y natakot at ako'y yumaon at aking itinago sa lupa ang talento mo. Narito, nasa iyong yung sarili. Ayan, isa po sa resulta ng takot ay ang pagtatago. Tama po ba? So natural nga po, katulad ng sinabi ko dati, kapag natatakot tayo, nagtatago tayo. Tama po ba? At ano, marami, sabi po dito, maraming mga tao na tinatago nila yung sarili nila. Tinatago nila yung kakayahan nilang makapagbigay. At
walang nakakaalam sa mga potential nila. Ayun, na-experience nyo na po ba yun? Yung kare, ano, magaling ka kumanta, magaling ka sumayaw, pero tinatago mo kasi natatakot ka na mapunan ng iba. At ang pagbibigay po ng ika po ay isa sa gifts natin. Tama po ba? At minsan, siguro, natatakot tayo na ipagkaloob yung ika po natin kasi natatakot tayong mapuna. Pwede din na, kasi maliit lang yung tights ko eh, dos lang, ganun. Yung sa kanila eh, ano na, 1,000. Ganun na yung mga tights nila. Pwede pong, ganun natatakot tayo, kaya tinatago natin yung tights natin. Pwede rin naman na, malaki na kasi yung tights ko, baka kulangin kami sa buong linggo, kaya hindi ko na ibibigay yung tights ko. Ayan po, nakita po ba natin? Pero si Lord, ang mahalaga po sa kanya, kahit maliit o malaki yung halaga ng ating ika po, hindi po yun yung tinitignan niya. Ang mahalaga po sa kanya na naipibigay natin ng tapat yung 10% ng pagpapalang natanggap natin sa buong linggo. Kaya po, wag po tayong matakot at wag po nating itago yung ating ika po. Ayun lamang po at itaas po natin ang ating tithes and offering at ating pong ipanalangin. Hallelujah Lord, Hallelujah Jesus, patuloy nagpapasalamat po kami Panginoon sa mga pagpapala Panginoon na patuloy mo yung pinagkakaloob sa bawat isa Lord God. Sa oras po na ito Lord God ay winawasak po namin Lord God anumang uri ng pagkatakot Panginoon in Jesus name. I pray po Panginoon na yung bawat isa ay hindi matakot na ipagkaloob yung ika po nila Panginoon in Jesus name. Patuloy nga po Lord God na pinagkakatiwala po namin sa iyo Lord God. Lahat ng pagpapala, Panginoon, lahat ng mga kailangan namin, Panginoon, sa buong linggo na ito, Lord God. Naniniwala kami, Lord God, na Ikaw po yung mag-provide ng pangangailangan namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga anak mo, Panginoon, na tapat na nagbibigay ng iyong ng ika po, Panginoon. Patuloy nga po, Lord God, na itouch mo rin po yung bawat isa na maging tapat sa pagbibigay ng ika po. Patuloy na binabalik po namin sa iyo, Lord God, lahat ng pagpapala. Sa iyo po lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan po. Sige po ah. Pwede po nating ibigay yung mga ika po natin sa ating mga leaders at sa mga nasa church po ay pwede na po tayong maglagay sa ating tithes. Ngayon naman po ay dumako na po tayo sa ating mga announcement. Panoorin po natin yung video na to. Magandang umaga po sa ating lahat. Para po sa ating announcements, sigurado sa mga pangako ng Diyos. Oo, lalo na kung sasamahan natin ito ng panalangin tuwing house prayer meeting every Tuesday at 5 p.m. Pagkaroon ng kapayapaan at kasiguraduhan sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pagsamba tuwing soaking night every Friday at 6 p.m. live on our official Facebook page. Natatakot sa hinaharap? Walang kasiguraduhan sa buhay? Dumalo sa Sunday worship service every Sunday at 8:30 a.m. live on our official Facebook page at tiyak na kapag sa Diyos, ikaw ay sigurado. Sa mga karagdagang gawain upang lalo pang makita ang plano ng Diyos sa buhay mo, Destiny Class Module 2 every Sunday at 11 a.m. Destiny Class Module 6 every Sunday at 4 p.m. Prayer and Fasting every first Sunday of the month at 8:30 a.m. 15th anniversary on October 17, 2021 at 9 a.m. live. Kung nais dumalo sa physical church, makapag-ugnayan lamang sa inyong mga leader. Limited lang po ang slots pa-reserve na. At syempre, weekly raffle. Walang load para makanood ng online service o maka-attend ng cell group. Don't worry kapatid, mag-testimony ka lang, maaari ka nang manalo ng load. Abangan lamang po ang post sa ating official page weekly at mag-comment ng iyong testimony. Like and subscribe sa mga official social media accounts on Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Kumu, and YouTube. Join our ministries. Welcome po ang lahat na magpagamit at maglingkod sa Lord sa pamamagitan ng ating mga ministries katulad ng worship team, ushering, maintenance, production team, children, admin, pepsol team, and finance. Huwag kalimutan ang SRCT, share, comment, react, tag, and testify kung ikaw ay nanonood sa inyong mga tahanan. Yun lamang po and God bless.
Amen. Maraming salamat po sa nagbigay sa atin ng ating mga announcement. Ngayon naman po ay dumako na tayo sa ating mga testimony. Ayan, mag-comment lang po tayo ng ating mga testimonies. Ayan, bago po tayo magbasa, remind ko lang po yung bawat isa na pwede na po tayo umaten sa ating physical church. Ayan, 14 tao na po ang pwedeng umaten sa ating physical church. Ayan, sige po, madami na pong mga nagte-testimony. Basahin na po natin. Ayan, mula po kay Ate Nova Mariano. Sabi po niya, na-reveal sa akin na di dapat laging nakaasa sa Panginoon. Kailangan din tayong kumilos upang mabuhay tayo sa mundong ito. Kailangan magtiis dahil siguradong sa pagbabalik ni Jesus ay may naghihintay sa atin na walang hanggan kasiyahan sa kanyang kaharian. God bless everyone. Amen po. Ayan, mula naman po kay Alisa Pulintan. Sabi po niya, ang testimony ko po ay maraming mga kasalanan dito sa lupa. Patuloy pa rin tayong gumawa ng tama. Pangahawakan natin yung pangako ng Lord sa atin lahat na walang hanggang kapayapaan, kaligtasan, katahimikan at katustusan. Saglit na lang to, gawin na nating tama at yung paglingkuran si Lord hanggat nandito po tayo. Amen, tama po. Ayan, wala naman po kay Ma'am Judy, sabi po niya na nandito. Ayan, thank you Lord sa panibagong motivation to live. Dahil mas malinaw na ngayon na may mas better home na naghihintay sa amin, kung saan may peace at di ka na mapapagod. Thank you, Jesus. Heaven is my home. Jesus is my hope. Amen po. Ayan, wala naman po kay Ate Myra. Hello po. Sabi po niya, na-reveal po sa akin kung gaano kaka-worthy ang langit sa lahat ng paghihirap at pagtitiis na nararanasan at mararanasan natin. Sabi nga kanina, konting tiis na lang, the more na pagtindi ng patindi ang mga pagsubok na dumarating, ay the more ng palapit ang pagbabalik ni Jesus. Kaya pag sumikapan kong maging kaluguran at magtiis habang hinihintay si Jesus. Sobrang nakaka-excite. Thank you Jesus and thank you team. Thank you din po pa sa mensahe ng Lord ngayong umaga. Amen po. Ayan, mula naman po kay Ate April, sabi po niya, naka-receive po ako ng supernatural strength at seal to stay faithful and holy. Ano man ang danasin dito sa mundo, saglit lang to. I will continue to put my hope and trust in Jesus. Aabangan ko po ang pagbabalik mo, Jesus. Thank you, Pastora, sa message. Ayan. Mula naman po kay Mami Be, sabi po niya, muli pinapaalala ng Lord yung plano niya sa atin. Kahit sobrang dami ng struggle sa buhay, may katapusan din ang lahat ng ito. Saglit lang ito. Ayan, sobrang nakaka-excite yung second coming, di po ba? Maging handa tayo at gawin iyong pinagagawa niya. Thanks, Pastora, sa nakaka-inspire na mensahe. And thanks din sa worship team. God bless po sa ating lahat. Ayan, halata po na-bless ang bawat isa dahil sunod-sunod po ang nagko-comment. Ayan, wala naman po kay Ate Kat, sabi po niya, thank you Lord, I will take heart because you have overcome the world and I know heaven is my home. Konting tiis na lang, saglit na lang ito, stay faithful and godly. Look forward sa langit at sa mga naghihintay sa atin sa langit. Let Jesus and heaven be our motivation. Thank you, Pas. Ayan, wala naman po kay Ate Mayrin. Ayan, face reveal. Ayan, wala naman po kay Ate Mayrin. Sabi po niya, ang testimony ko po ay dapat laging maging handa dahil malapit nang bumalik ang Lord. Kaya gumawa na po tayo ng naaayon sa kalooban niya at huwag mawala ng pag-asa sa hirap dito sa mundo dahil may ginagawa naman pong pagdating sa langit. Amen po. Ayan, wala naman po kay Wendy. Sabi po niya, na-reveal sa akin na dapat tayong magtiis hanggang wakas. Sumapit man ang maraming pagsubok, wag na wag tayong bibitaw sa Panginoon. Isuko lang natin lahat sa Panginoon, kahinaan at kalakasan natin. Siya lang ang matatag na sandigan natin. Amen. Ayan, mula naman po kay Ate Rose Ann. Hello po Ate Ann. Sabi po niya, thank you Lord sa kalakasan na ipinagkaloob mo sa akin sa araw na ito. Thank you rin po sa pagpapala na hindi permanente yung sakit, hirap, pagod at problema na kinaharap ng bawat isa. Kaya dapat mas pagtuunan natin ng
gumawa ng mabuti. Patuloy na panghawakan natin ang mga pangako ng Diyos. Saglit lang to. Makakauwi din tayo sa tunay na tahanan natin at yun ay ang langit. Amen po. Ayan, mula naman po kay Ate Mary Joy. Hello po. Sabi po niya, na-reveal po sa akin na kahit daming struggles ang iba to sa atin ng mundo, sa anumang aspeto ng buhay, hindi naman ito ang bahay natin. Heaven is our home. Gawin natin kung ano ang mag-glorify sa Lord at magkakaroon tayo ng peace at iba pang pagpapala na galing sa Diyos. Sigurado tayo sa ating Panginoon, magpatuloy lang sa paglakad kasama ang Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Ayan naman po, mula naman po kay Jean Mariano, sabi po niya, thank you, Lord, kasi kahit anong pangit mong nangyayari sa mundo, hindi mo kami iniwan. Amen po. Ayan, mula naman po kay Ate Elsie, sabi po niya, isuko natin ang lahat sa Panginoon. Gumawa tayo ng mga bagay na naaayon sa Kanya. Saglit na lang to at makakamit natin ang kapayapaan na inaasahan natin sa ating buhay. Mula naman po kay Ate Bona, sabi po niya, nag-reveal sa akin anumang mangyari sa atin at sa mundo, manatili tayong maniwala na may Diyos na mas umiintindi sa atin. Siya lang ang tunay na nagmamahal sa atin ng wagas at totoo. Ayan, thank you po. Ayan, mula naman po kay Ate Michelle. Hello po. Sabi po niya, focus your eyes on Jesus. Mahirap yung life dito sa lupa, pero may gantimpalang naghihintay. Kaya keep on holding sa Lord. Worth it yon lahat ng paglalaban natin. Amen po. Ayan. Ayan, may gusto pa po bang humawal na testimony. Ayan, bless na bless yung bawat isa dahil kitang-kita sa mga testimony ng bawat isa. Sige po, ayan. Tawagin na po natin ng ating pastora. Oh, hello. Ayan. Hello po, praise. So, pag-pray ko muna yung ano, yung mga birthday celebrants natin. Habang humihinga muna si Sister Angelica sa likod. Ayan, pag-pray natin si Joanna, si Nelda, tsaka si Kurt Simon. Ayan. At kung meron pa po tayong mga kakilala na magbabirthday ng September 26 to October 1, ayan, pag-pray po natin sila ngayon. Hallelujah, Lord. Salamat po sa pagkakataon na maipanalangin yung mga kapatid namin na si Joanna, si Nelda, tsaka po si Kurt Simon, tsaka po yung iba pong mga akamag-anak, kaibigan namin na magdiriwan ng kaarawan sa week na to, Panginoon. Lord, ikaw nga po ang humawak sa buhay nila, Panginoon. Hayaan niyo po na ang kalooban niyo ang mahayag sa buhay nila sa buong taon na ito, Panginoon. Lukuban niyo po sila na yung banal na dugo na walang dumapo na sakit at karamdaman sa kanila, Panginoon. Sa lahat, makilala ka rin nila bilang kanilang Panginoon na tagapagligtas. O God, kahit sa mura nilang edad, in Jesus' name, and we pray, Lord, na anumang plano ng kaaway sa kanila, ito ay sinasaway namin in Jesus' name. Lord, we pray lahat ng dalangin ng mga magulang nila para sa kanila, ng mga kamag-anak nila, Panginoon, ay mangyari sa oras na ito, Panginoon, ayon po sa kalooban mo. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, ayan. So, sige po, manatili lang pala tayo dahil meron pong mag-welcome para sa ating newcomers. I hope nandiyan pa din kayo. So, pakinggan po niyo ang inyong mga pangalan. Ayan, welcome po sa ating mga new viewers. Ayan po. Ito po sila, sila Glad Lopez, Rhea de la Cruz, Jennifer Luge, Jenica Joaquin Qualanita, Lisel Z, Jeanette Tan, Trisha Ulik-Ulik. Hello po sa inyo lahat. Ayan, welcome po sa ating church at sila Onjon Alanaman, Leilani Adan Rodriguez, Baby Torres, Cheryl, Jillian Kawanaka, Daisy Salonga Laderas, Liza Cruz Buenavista, Ariel Ortil, Maylin Ortil, Jonah Balmeo, May Mariano, Mary Jane, Javier Cabuang. Ayan, welcome po sa inyo lahat at meron pa po sila Jose Udi Nabong, Ramilen De Leon, Judel De Leon, Marites Calma Talentino, Mary Jolene Flores Cardenas, Mary Jane Rivera Gross White. Ayan, welcome po sa bawat, sa mga new viewers natin at madami po sila. Ayan, keep on watching po sa ating live at I pray po na bless kayo sa araw na ito. Ayan po, tinatawagan po natin muli ang ating pastor.
Thank you, Angelica. Ayan. Welcome po sa mga bago nating kasama. Masaya po kami nakasama kayo. And hope, syempre, magkakilala pa tayo. Kung gusto nyo po ng more pa, PM nyo lang po ang ating page. Ayan, meron po makikipag-usap sa inyo dyan. And syempre, sa mga nananatili, ayan. Hello po. Hello, Kuya Mario. Ayan. Syempre, yung mga taga-Roa na nananatili sila Ma'am Joy, sila Ate Nova, sila Kat. Ayan, hello. Sila Mayrin, sila Michelle. Hello, hello po sa inyo. Ano yan? Ayan. Ah, okay. So, remind ko lang po na pwede na po tayong umaten sa ating physical church this coming Friday and Sunday. And next Sunday po, meron tayong corporate prayer and fasting. So, ginagawa po natin to para yung whole month of October. October na, no? My birth month. Pinapaalala ko lang din ang aking kaarawan. Malapit na po ang aking birthday. Tsaka po si Pastor Arman. Tsaka po yung aking anak. In-endorse eh. Ayan, so October. So gusto natin syempre na yung month of October ay talagang hawak-hawak ni Lord. Hindi magagalaw ng kaaway. Sino gusto na magsabi na amen? Amen. Attend po tayo sa ating Sunday service next week. Ayan, okay. So, yun lamang po. At ito na po tayo matatapos. Siyempre, inaanyayahan ko kayo na taas po natin ang ating mga kamay upang kayo po ay aking mabless. May the Lord God Yahweh bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lift His countenance upon you and give you shalom. At ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaang nagmumula kay Jesu Cristo at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay sumayin yung lahat. At ang lahat ay magsabi ng Amen! Ayan, God bless po sa ating lahat. See you po!